Welcome to my channel! Magtayo tayo ng Christmas tree, guys! You guys are excited! Okay, excited! Advance Merry Christmas! So, pag-usapan natin ngayon, guys, ang mga benefits ng family in Finland. Okay, so naisa-isa na natin yung benefits ng father, mother, children. So punta tayo sa pangkalahatan naman. For the family, ito yung mga advantages na lang sabihin natin. Mga advantages ng families living in Finland. So syempre, number one, safety. So I feel safe here. May peace of mind ako for my family. And pwede kong maiwan yung, pwede akong makapag-work. So number two, pwede akong makapag-work na kahit na may maliliit akong anak. Kasi ginawa nila yung system dito sa Finland na para maging productive ang mga mother or parents kahit na may mga baby sila. So meron tayong daycare. So sa daycare, 10 months pa lang yung bata, pwede mo nang iwan. Usually nag-o-open ng daycare 6:30, 6:15, yung iba 6 o'clock, ganyan, hanggang 5:30 p.m. or 5 o'clock. Okay yun sa mga mother, kung 7 to 3 ka, okay. Tapos yung husband ko naman, pang afternoon shift, gayon. So, okay yung setup namin ganun. Pero pag single mother ka naman, tapos hindi mo mai-request, halimbawa, na morning shift ka lang, ganun, gumagawa ka din ng afternoon shift, meron namang daycare na pwede na 24 hours 'yon para sa mga nurses or para sa mga parents na shifting yung trabaho, yung 24 hours yung trabaho. Pwedeng dun na sila matulog. Pero hindi na daycare ang tawag dun kasi hindi lang day. Basta ganun, alam niyo na 'yon, parang daycare na 24 hours 'yan. So number one, yung safety, number two, makakapag-work kahit may mga maliit na anak. Number three, yung healthcare system, yun nga, di ba? So, for example, walang-wala ka na, wala kang pambayad ng hospital, panatag ka pa rin kasi aasikasuhin ka pa rin at aasikasuhin kahit wala kang pangbayad. Kasi yung mga bill dito, pwede mong hulugan or pwedeng tsaka mo na, pwedeng kausapin mo yung hospital or kausapin mo, yung isesend na lang nila sa'yo yung bill, ganun. I-discharge ka na nila, tapos isesend na lang sa'yo yung bill after a week or after how many days, ganun. Yun yung normal. Pagka-send nila ng bill sa'yo, pagkatanggap mo, at hindi mo pa kayang bayaran, pwede mong tawagan yung hospital na ganito, pwede bang i-move natin yung deadline, mga ganun. So, very considerate sila. Tapos number four, ayan. So, yung mga places dito, talagang ginawa family friendly yan. Yung for example sa mga restaurant, sobrang na-appreciate ko kasi laging merong high chair. Of course, 'di ba kailangan natin 'yan pag may mga anak tayo, ganyan. Tapos dun sa mga mall naman, laging may separate na water closet, VESA, CR sa na para sa mga bata. Pero alam ko, meron na rin sa Pinas ngayon, pati dun sa SM Baguio. Yun, na-appreciate ko din yun. Meron na rin parang nursery or nursing room, ganyan. Pero wala pa atang CR na parang pangbata. Pero at least may nursing room din ang SM. Diba, hindi rin tayo patalo dyan sa Pinas. Yan. Hello nga pala dyan sa mga kaibigan ko dyan sa Baguio and sa family ko. May nursery room din dito, pero mas maluwang. Kung saan pwede kang mag... Dun sa nursery room, meron din siyang water closet na pwedeng... Kung saan pwedeng umihi yung bata or mag... Number two, changing table para sa mga baby. And pwede na rin kayo dun kumain. Meron ding microwave oven doon. So, kompleto. Kung ayaw nyong kumain sa restaurant, sa mga mall, pwede kang magbaon at doon kayo kumain na family. Yun. Number five, gusto ko talaga dito, very considerate sila sa family. For example, doon sa work nga namin, di ba, nagkasakit yung anak ko last week and this week. Ang daling magpaalam. So, yun, tinawagan ako dun sa daycare na ito, inuubo yung anak mo, talagang mukhang matamlay, sunduin mo na siya, ganun. Dun sa workplace, walang problema. Nagpaalam lang ako, pwede nang umalis. Tapos,
kahit na walang certificate, ganyan. Pwede, that day. Pero sa susunod na araw, kung mag-absent ka pa, yun na, kailangan mo na ng certificate, medical certificate ng bata. Ganun. Para makapag-leave ka din. Yun, feeling ko madali yun. Kasi yun, na-appreciate ko yun na isa sa mga advantage ng family yun dito. Pwede ka nang mag-absent and sila na ang bahala na maghanap ng kapalit mo. Sila na yun. Basta, ang kailangan mo lang gawin, magpaalam, sabihin mo kung kailan ka absent and yung sabihin mo rin yung reason dun sa boss. Okay na, sila na mag-aayos. Sila na magtatawag ng kapalit mo. Yun, na-appreciate ko yun. Mga simpleng bagay na ganun, sobrang grateful ako dun. So, number 6, dito, kahit wala kang ipon, pwede kang magka-bahay. So, hindi mo kailangan maging milyonaryo para magkaroon ng bahay. Kasi, pwede kang igagrant ka naman ng loan ng banko. Siyempre, i-re-require yung mga work certificate mo. Madaling mag-grant dito ng loan para makabili ka ng bahay. So, walang problema. Kahit hindi ka pa citizen, pwede kang bumili ng bahay. Number 7, for families, para sa comfort nyo din, madali ding makabili ng car. Yan. So, hindi mo kailangan na may pera ka din. Pwedeng loan. Di ba? Lahat pwedeng i-loan, guys. Yan. So, diyan sa Pinas eh, basta pag may bahay ka, may kotse ka, mayaman ka, dito kahit sino pwedeng magka-kotse, pwedeng magka-bahay. Basta meron kang social security number. Connected eh, di ba? Basta may social security number ka na, kahit residence permit pa lang yung hawak mo, hindi ka pa citizen yan. Madali kang makapag-loan. Yun. And of course, mataas ang interest. Yan. Mataas ang interest. Kaya advantage pa rin kung may ipon ka. Kahit saan naman, di ba? Yan. So, number 8 naman, meron tayong tinatawag na tuwetut lomat or sponsored na vacation. Kung gusto nyo i-check out, huvinvointi.fi, yun, makikita nyo na pwede kayong mag-apply kung low income yung family mo. Para sa mga low income na family, sa mga walang trabaho, pwede ka pa rin makapag-bakasyon, o, di ba? Para sa mental health mo, yan. Na susuportahan ka ng gobyerno. Parang ganun. Merong ganun. Tapos, maximum ata 5 days, nabasa ko dun sa site nila. Pero, kailangan mong applyan. Kasi dapat, di ba, makapasa ka din. Kasi, syempre, kung lahat mag-a-apply, hindi naman pwede, magagastusan naman sila. So, dapat pasok din yung income mo kung talagang mababa yung low income na hinahanap nila. Dapat pasok doon para suportahan nila yung bakasyon mo na maximum 5 days yan. Kung wala kang trabaho dito, pwede ka ring mag-apply doon para makapag-bakasyon ka. Ayan. So, di ba ang ganda na benefit ng family? Number 9, ayan, buong taon, may activities for families. January, February, March, merong mga winter activities. Siyempre, kasagsagan ng winter yon. Mag-skate, mag-slide, mag-ski. Mga winter sports. Maraming pwedeng gawin dito. May mga places para dyan. Tapos, April, May, yan. Spring, yan naman. May naman, pinakaabangan namin yung cherry blossom dito sa Helsinki din. Ang ganda rin nun. Tapos June, of course, summer. Kahit saan ka pag summer, pwedeng mag-grill. Tapos pwede ka rin pumunta sa mga lake. Pwede ka rin mag... Siyempre, summer cottage, ganyan, baka bakasyon. Yan. Tapos bandang July, August, speaking of strawberries naman yan. Hindi makukumpleto ang taon kung hindi kami nakapag-pick. Talagang kasama yan sa activities ng family. Tapos, yan, July, August, mga blueberry picking, strawberry picking, tapos mga apple din. Yan yung pag-pick din ng mga apple. Yan yung time na pag-pick ng mga apple.
Tapos September, October, meron naman October mga activities for Halloween, guys. Kailangan yung markahan yan sa calendar nyo. Ito hindi kami nakapunta eh, pero next year sisiguraduhin namin makapunta kami. Sa Rannikon Putarha. Ayan, Kurpitsa po isto. Pumpkin Park for Halloween. Yun. Tapos November, yung mga, yan na, nag-o-open na yung mga Christmas market. Tapos December, of course, Christmas. So, ayan, yan na ang buhay natin dito. Tapos ulit-ulit. Or syempre, pwede yung dagdagan in between mga vacation. Always alone. You will always be the always alone. You will always be the always alone. You will always be the always alone.
guys, ang ma-share ko sa inyo. So, yun yung mga benefits and mga advantages ng mga families dito. And I hope na picture nyo. Para naman, yung mga nagde-decide kung gusto nyo ba talagang ituloy ang Finland, magkaroon kayo ng picture ng mga benefits din na nakukuha namin dito. Yan. So, that's it guys for today. And thank you again sa pagsama sa akin ngayong for this vlog. So, remember guys, you only live once, so enjoy life. God bless and take care. See you on my next vlog guys. Bye-bye!